Good morning, mga kajosa. Ayan. Yes. Dito na naman tayo sa usapang negosyo ni Jose na kajosa ng kagandahan. Alright. So, meron tayong discuss ngayon about sa paano kumita sa network marketing. Ayan. So, sa network marketing, napakadali lang. Kasi, habang ginagawa mo ito, diba? Talagang napakabilis. Okay? Unlike dito sa traditional negosyo na kailangan mo talagang makabenta. Makabenta. Dito sa network marketing or MLM, multi-level marketing, is the fastest way to sell our products. Ayan. So, ang maganda dito, kapag ka meron kang mga branch, pag sinabing branch, sa traditional negosyo, kailangan mo magpatayo pa ng building, gagastos ka pa, diba? So, dito sa network marketing, hindi mo na kailangan. Kailangan mo lang yung tao. Okay? So, even yung bahay mo or nasa bahay ka lang, naka-pwesto ka lang dito sa cellphone mo or PC, diba? Pwede mo na siyang gawing online business. So, gagawin mo, PPM mo lang yung gusto mo mga kasama dito sa business. Ganun po siya. So, sa una, medyo mahirap din. Kasi kailangan mong kausapin din yung tao. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, panahon ng pandemic, di ba? So, hindi mo na kailangan puntahan sa bahay para kausapin ang gusto mong tulungan dito. Diba? So, ang kagandahan dito, habang dumadami ang mga business partner mo, ang tawag mo dito sa mga kasama mo dito, mga business partner, no? Business partner. Okay? So, same thing, dapat ginagawa din nila ang part nila. Hindi yung kagaya ng traditional negosyo na nagpatayo ka na ng building, tapos dinisplay mo lang yung mga paninda mo, at antayin mong pupunta yung tao sa'yo. Diba? So, siguro kung nakatayo yung building mo dyan, ibig sabihin, dyan lang yung market mo. Ibig sabihin, yung paligid dyan lang mismo yung market mo. Diba? Napakahirap. So, ibig sabihin, hindi mo talaga ma-maximize yung magiging market mo. Diba? Magiging market. So, dito, sa network marketing, kahit na sa California ka, sa Amerika ka, sa ibang bansa ka, saan ka man ng sulok ng mundo, basta meron kang FB account, numbers ng cellphone, pwede mong tawagan anytime. Diba? So, yun po yung pagkakaiba ng traditional negosyo compare mo dito sa network marketing. Kasi, kapag ka meron kang tao sa ibang bansa, ang tawag mo dyan, branch mo rin siya. Okay? Dahil under your organization, branch mo siya. Ang maganda dito,
wala kang binabayarang kuryente, tubig, building, tao, diba? Yung mga na ano mo na save mo, diba? Na save mo. So kung magpapatayo ko ngayon ng company ng mga businesses, kailangan mo ng malaking kapital. Hindi lang thousands, hindi lang million. So grabe guys. Kasi naniwala ako kapag gusto mong malaki ang kitaan, malaki rin yung kapital. Unlike dito sa network marketing, maliit lang ang kapital. Maliit lang. Diba? Pwede mo pang Jollibee nga lang din. Yun na ang kapital. Isang punta mo lang ng Jollibee kung lima kayo. Diba? Wala na. Pero dito sa network marketing, napakaliit. Pero yung potential income, million. Ang potential income, million. Kung naintindihan mo, di ba? Kung naintindihan mo. Yung iba kasi, ayaw sumubot. Takot. Di ba? Normal lang na matakot. Kasi nung nag-apply ka ng trabaho mo, matakot ka din naman, di ba? Tapos, nung natakot ka, na-overcome mo, tinuloy mo, di ba, naka-apply ka, tapos nakapasok ka. So, nung nakapasok ka, ano nangyari? Siyempre, nag-trip sa trabaho ngayon. Di ba? Siyempre, pagpasok mo, wala ka pang sweldo. Di ba? Aantay ka ng isang buwan, tatlong buwan, diba, bago ka mag-sweldo. Diba? Ganun din dito sa network marketing. Hindi agad-agad pagpasok, makikita ka pa agad. Hindi ka nga nag-invite eh. Hindi ka nga nag-invite eh. Diba? So, ganun talaga eh. Kailangan mo mag-invite. Sa birthday nga, nag-invite ka eh. Puro ka gastos eh. Diba? Nag-invite ka nga sa birthday eh. Puro ka gastos. Dito, invite. Kikita ka, ayaw mo. Diba? Ganun lang. So, papatuloy mo lang dahil may mga pangarap ka. Yung na-invite mo, hindi mo naman yung in-invite para pakakitaan. Gusto mo rin silang kumita. Diba? Kaka nga nag-invite eh. Kasi ang gagawin nila, ganun din, mag-invite. So, ganun talaga, realistic talaga yan. Pag isa kang network marketer, kailangan mo mag-invite, kausapin yung mga tao. Dahil, sa totoo lang, nasa people business tayo eh, people business. Ang maganda dito, makikita kung paano ka makipag-usap sa mga tao, sa mga businessman na magkaka team kayo, diba? Diba? So yun po yung mga sekreto ng mga nagiging successful dito sa network marketing. Ba? Kailangan mo lang maghanap ng dalawang tao para tulungan. Okay? Dalawang tao lang para tulungan. Diba? Kung makahanap ka ngayon ng dalawang taong gusto mong tulungan, kumita yung mga yan. Pagka kumita ng mga yan, so ibig sabihin, natulungan mo na sila. So, kung natulungan mo sila, ang mangyayari doon,
maipasa yung kaalaman mo. Okay? So, ganun. Maipasa yung alam mo. Hindi yung ikaw lang ang may alam. Diba? Kaya lagi kang may kausap. Diba? Kaya kung ikaw naman, gusto mong magnegosyo, dahil tutulungan ka ng upline mo, o yung nag-invite sa'yo, i-absorb mo rin ang tinuturo. Hindi ka puro antay. Diba? Kasi kung antay ka lang ng antay dyan, wala kang mangyayari. Step by step. May isa ka munang kausapin sa araw. Dalawa. Hanggang sa dumami na yung kausap mo. Di mo na malayan. Sa dami mo ng kausap. Ang dami mo ng kinita. Okay. Ganun po. Dito sa network natin. So, ang maganda dito, maliit lang yung kapital. So, that is networking tips from Jusacar Jorgos. So, huwag mo kalimutan na i-subscribe at i-hit ang notification bell all para updated ka sa mga videos na upload ko. Maraming salamat. Goodbye, mga kajosa. Bakit?